Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga paraan kung paano natin mamumonitor ang performance ng ating mga alagang mga manok. Importante na magkaroon tayo ng pagre-record or pagdo-document ng production ng ating mga alagang mga manok para malaman natin kung kumikita o nalulugi na ba ang ating negosyong layer poultry. Ang mga records at documents ng production ng ating mga manok ay maaaring magsilbi bilang guide natin sa pag-aalaga natin sa kanila. Dahil dito nakikita natin yung rise and fall ng production, ma-assess natin kung ano ang kailangan ng mga manok para maging healthy at ma-maintain ang mataas na production ng itlog. So guys, ito ay ating tinatawag na production monitoring sheet. So ito yung example ng production monitoring sheet na aming ginagamit. Kung mapapansin nyo sa taas ay merong number of heads. Ito yung number of heads ng specific batch na ating minomonitor. For example, meron tayong 1,000 heads na nasa batch 15. So ito yung number of batches na pinapasok natin sa ating poultry. And then kung anong breed ito, bawa decalb, a shaver, NG, meron tayong highline, meron tayong high-sex, meron tayong isa white, meron tayong loman. And then saang house nakalagay ito, sa house number 1 or sa poultry house number 1. And then month, kung anong month natin ito minomonitor. And then meron tayong year, kung anong year natin ito minomonitor. And then source, saan galing itong CC or RTL na minomonitor natin, halimbawa DT or Dwight Tamayo. And then yung importante din ay kung sino yung handler or yung poultry boy na nag-handle ng mga manok na ito, halimbawa si Roy. Okay, so ito yung basic information na nasa taas ng ating production monitoring sheet dapat. And then dito sa baba ay meron tayong date, halimbawa March 1, March 2, March 3, and so on. And then number of days, ito yung age in days ng ating mga manok. Kung mapapansin nyo ay nasa 206, 207, 208. So yung mga manok na ito ay batang-bata pa talaga. And then next ay yung piwi size. Ang piwi ay nasa 40 hanggang 45 grams. Ang pullet ay nasa 46 to 50 grams. Ang small ay nasa 51 to 55 grams. Ang medium ay nasa 56 to 60 grams. Ang large ay nasa 61 to 65 grams. Ang XL ay nasa 66 to 70 grams at 71 and above ay nasa jumbo ang size. Kung mapapansin nyo, meron tayong nakasulat dito na D and C. So para saan naman ito? So yung D, ito ay ang totally damaged na itlog. Dito rin natin nilalagay ang mga soft shells, ang mga masyadong malalaki ng crack. Binabalik natin ito sa poultry para pang-consumption nila. Yung iba, kinikilo ito. So depende kung may buyer kayo nito. And then yung crack, ay ito yung mga itlog na may slight damage or may konting crack na kung saan hindi naman lumalabas ang liquid nito. So pwede nyo pa itong ibenta in a lesser price. So meron tayong total number of eggs, and then meron tayong percentage at remarks dito. So, for example, if nag-harvest tayo ng itlog galing sa poultry, pagdating sa ating egg room, halimbawa March 1, dito natin nilalagay kung ilan yung piwi, ilan yung pullet, ilan yung small, ilan yung medium, large, XL, jumbo, damage, or soft shells, or yung mga crack na pwede pag-ibenta. And then, kung ilan yung total of eggs na na-harvest natin for that specific date. So, para makuha natin yung percentage ng ating harvest ay total number of eggs divided by total number of heads ng ating mga manok. That is 90% production rate. Natural lang talaga na meron tayo mga piwi size or pullet size dahil nasa 206 days old pa lang yung ating mga manok. Ibig sabihin ay nag-a-adjust pa ang kanyang reproductive system para sa mas malaking mga itlog soon. So habang tumatagal ay nagkakaroon na ng lesser number ang piwi na kung saan papansin nyo ay mga blank-blank na ito kasi nagiging pullet na siya at nagiging small na siya, nagiging medium na siya. So habang tumatanda ang mga manok ay lumalaki din ang sizes ng kanilang mga itlog. Dito guys sa remarks, pwede nyong ilagay kung meron kayong mga ginawa sa manok. Let's say for example, nag-vaccinate kayo. Pwede nyong ilagay dito, nag-deworm kayo, nag-medicate kayo, nagbigay kayo ng antibiotics, nagbigay kayo ng egg enhancers.
So dito natin pwede ilagay yung mga yun. So dito wala naman tayo nilagay, kaya yung production natin is ano lang, up and down lang, which is very normal. Unless kung masyado nang matanda yung mga manok mo, tapos may pullet ka pa rin, may piwi ka pa rin, so, ibig sabihin yan, yung breed mo ay masyadong mababa ang sizes niya. Next na purchase mo or next na bumili ka ng mga manok, ay pwede mo nang i-disregard muna yung decal kung halimbawa sa tingin mo ay mababa yung sizes niya. Dito din mapapansin nyo yung reaction ng mga manok sa mga binibigay nating mga interventions, mga remedies, or mga maintenance medications. So magre-reflect yan lahat sa ating production rate. Andan dito sa total number of eggs sa baba. So ito yung binigay sa iyo for a month. So meron tayong 510 na piwi, 7,145 na pullet, 13,000 na small, 5,000 na medium, 700 plus na large, XL, jumbo, and of course, meron tayong mga soft shells na nasa 202 and 266 yung ating crack. So, sa pamamagitan niyan ay ma-analyze natin kung ano ba yung maibibigay pa natin para ma-improve ang ating production. Kasi nasa 88.6 lang yung production rate natin. Let's say, for example, tingin natin masyado mataas yung 202 para walang soft shells. So, pwede nating bigyan ng mga calcium supplements ang ating mga manok. And then, sa tingin natin kung masyado lang mataas yung 266 na pieces ng eggs na may crack, ay baka pwede nating padahan-dahan yung mga drivers natin na pag-drive at saka yung handling ng mga itlog para less ang crack ng ating mga itlog. And then sa tingin nyo ay masyado pa rin marami ang piwi, nasa 7,000 plus pa. Tingnan nyo muna kung yung number of days or age ng mga manok sakto pa ba sa itlog na binibigay nila sa atin. So, nasa 236 days old pa lang, so okay pa naman yan. Pero kung nasa 2 years and a half na or 2 years na ang yung mga manok, kapag meron pa rin kayong piwi at saka pullet, ay mababa talaga masyado ang sizes na binibigay ng breed ng inyong mga manok. Pwede nyo din silang bigyan ng mga performance enhancer, mga supplements, para mapa-improve ang sizes ng ating mga itlog na napuproduce sa poultry. So, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng production monitor sheet ay ma-analyze mo yung mga decisions mo para ma-monitor natin at ma-assess natin yung ano pa dapat i-improve sa ating poultry business. Ang production monitoring sheet na ito ay ginawa lang namin. Although hindi ito perfect, pero ito yung ginagamit namin simula na mag-put up kami ng poultry hanggang ngayon. At sa tingin ko ay effective naman ito para sa amin. So guys, na-explain ko na ang ating production monitoring sheet. Pwede nyo itong kopyahin, pwede nyo din itong i-modify, at pwede nyo itong dagdagan ng mga informations na gusto nyo. As long as ito ay naiintindihan nyo at namomonitor nyo talaga ang production ng inyong poultry. Ang production monitoring sheet na ito ay sobrang napaka-importante, lalong-lalo na ngayon na hindi ako nakakapunta ng poultry everyday. Hindi ko makita yung physical situation ng poultry. So, binibase ko na lang yun sa performance ng mga alaga nating mga manok. And then, kapag may problema, kapag may sudden decrease ng production ng ating mga manok, ay tinatanong ko kaagad sa supervisor natin doon, and then pinapacheck ko yung handler o yung tao na nag-aalaga ng ating mga manok kung bakit ganito yung production, bakit konti lang yung production, ano yung problema ng mga manok, may mga sakit ba yung mga manok, or may kakulangan ba yung nag-aalaga ng ating mga manok. And then sa pamamagitan din to ay namomonitor natin yung performance ng batch ng ating mga manok. Every batch meron din silang mga handler, and then kapag maganda yung production ng isang batch or na meet ng mga manok ang kanilang desired production rate, ay pwede tayong magbigay ng mga incentives sa ating mga handler o sa mga tao natin dun sa poultry na responsible sa pag-maintain ng magandang production ng ating mga manok. Minsan nagbibigay kami ng cash incentives, at minsan nagbibigay din kami ng additional na 10 kilos of rice at the end of the month or every time na nare-receive nila ang kanilang salary. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito, at kung meron kayong mga comments and suggestions para ma-improve natin ang ating production monitoring sheet, ay pwede nyong i-comment sa comment section down below, at pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram account, Dwight Tamayo PH, dahil palagi akong online doon at palagi akong updated doon. At sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!